Guys, welcome to my channel. Nandito na naman po ako sa Hacienda Margarita, and this time mag-harvest po ako ng mangga. Mag-harvest kami kasi panahon na ng mangga, ng harvest time na namin. So, samahan niyo ako mag-harvest. So, ito na po, pang-apat na po na puno ito. I think pang-apat na 'to, no ho. Wow, pang-apat na po na puno. Yung po yung aking mga mamimitas. Kuya, ilang taon na kayong mamimitas? Matagal na po. Siguro po may 10 years na po siguro. Ah, 10 years na siya. So, talagang perfect na niya yung pamimitas. Sobrang galing nila mamitas. Hanggang dulo yan. Pitas talaga. So, ito po yung mga napitas namin. Yung variety po ng mangga namin is more on pico. May mga kalabaw din, pero more on pico po. So, ito po siya. Ayan, malalaki naman po. Parang siyang mga kinalabaw, pero pico po siya. Yan. Ayun si Jimmy, yung aking taga-segregate ng mga mangga. Ayan, ayan si Jimmy. Yan. Matagal na po yan dito sa akin, si Jimmy. So, ito po. So, wala pa po kami sa kalahati ng mga puno na i-harvest po namin. So, ito po. Ayan. Ito yung mga tinatawag. Kasi meron po kaming tatlong sizes ng mangga na sinisegregate. Yung small, medium, large. So, ito po yung mga large. Yun yung mga medium. Then, may tinatawag sila dito na yung mga ganito kaliliit. Kinukuha din namin to. Ang tawag po nila dito is supsupin. Actually, matamis to pag nahinog. Napakanipis ng buto. Tapos, masarap siya. Ayan guys, tapos pupunta pa sila doon kasi marami pang pipitasin. Actually, itong kabila ditong puno tsaka ito doon. Yan, kung nakikita nyo po, yan. Yan yung mga marami pang bunga. Bali, yung nandito po sa 11 hectares po ng hacienda is 87 trees of mangoes po. So, lahat po yun, i-harvest po namin. Ngayon. Then later po, pupuntahan ko rin po yung aking mga dragon fruits kasi in bloom na rin po siya. Then after bulaklak or start sa bulaklak, bibilang po tayo ng 28 days. That's the time pa na-harvest na yung mga dragon fruits. So guys, ayan. Papakita po natin dito. Yung mga mangga. Yan. Guys, sineperate na rin po namin yung mga mahihinog na siya. Actually, hinog na siya. So, pagka nilagyan pa namin ng kalburo, yung sa kaeng, lalagyan po namin yung iba. Magpapantay-pantay po yung ano niya. Yun yung purpose po ng kalburo para madali siyang mahinog. At the same time, pantay-pantay po yung kanyang color. Yellow po siya lahat. Yan, ito po siya. Look at this. Sobrang laki niya. Para sa pico. The usual pico po kasi is like this. Ganito siya kalaki. Pero yung iba malalaki siya. Yan. Yan guys. Pakuha lang tayo ng kutsilyo. Kaya pakuha nga ng kutsilyo. Pakuha tayo ng kutsilyo para makita nyo guys yung laman ng pico. Yan. Pahinga muna sila dahil kaka-lunch lang po. Tapos guys, kung makikita nyo dun sa part na yon yung buko namin. Okay, zoom mo. Ayan yung buko namin na yan. Is Thailand variety po yan. May flavor po yan, pandan flavor. So, very rare po yung meron dito sa atin yan. Pero kami nakapagpatubo at may mga seedlings po kami yan. Ito guys, bubuksan natin guys yung ano, yung pico. Kasi almost, ano na to, hinog na sa puno. Ayan po. Ayan. Medyo may tama, guys.
Kasi nga hindi kami nag-spray eh. Hindi kami nag-spray. So, talagang yung mga fruit flies na tinatawag, yun yung kumakain ng nakakasira. So, yung iba ho nagmamangga dito, binabalot nila isa-isa. Mas matipid yun kaysa mag-spray sila ng mga insecticide. Kami naman, hindi kami nag-spray sa all organic. Kasi nga, mahal yung papag-spray. Kaya, kung ano lang yung mag-survive sa amin, yun lang po yung harvest namin. Yan po guys. Ito. Tikman natin. Yung puro plate ng dadalhin lang. Grabe. Ang sarap po. Actually guys, mas gusto ko ang piko kaysa sa kinalabaw. Kasi kahit nahilaw yung piko, hindi siya sobrang asim. Tama-tama lang para siyang siniguelas. Then once na hinog siya, sobrang tamis guys. Di ho ba? Ang tamis! Di ho ba matamis ang piko? Ayan. Nahiyan sumagot sila kuya. Also guys, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Doon po sa ibaba niyan, may subscribe na nakalagay. And then meron po siyang maliit na bell. Please click the bell for notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. Maraming maraming pong salamat sa panunood. Bye guys!